Marami ng mga maxi scooter na naglalabasan nowadays at isa nga rito ang entry ng Yamaha at ito po ang X-Max 300. Gaano nga ba kaganda ang maxi scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Marami ng mga nagsisilabas ang mga maxi scooter nowadays pero isa ang Yamaha sa hindi nagpapahuli at talagang napakagaganda ng kanilang mga nilalabas na kanilang mga motorsiklo. At ngayong araw ang pag-uusapan natin ito pong kanilang pinakabagong Yamaha X-Max 300. Well, dito po sa bandang itaas napakaganda at ang laki po nitong kanyang stock na visor. Clear naman po yung kanyang color at ang kagandahan po niyan is adjustable po siya. So pwede po natin siyang itaas or ibaba depende po sa ating riding preparation. At ang kagandahan niyan, very attractive po itong kanyang turn signals dahil nagkaroon po siya rito ng additional na palikpik at nandirito na po siya sa bandang itaas. Very visible naman po yan pag ikaw po ay magte-turn sa kanan at kaliwa. At napakabangis din pala nitong kanyang V-shape design na kanyang muka rito sa bandang harapan ay nandirito naman po itong kanyang parang V na design ng kanyang headlight. May partition sa gitna, mayroon po siyang high beam and low beam. At sa bandang ibaba naman po, nandirito itong kanyang daytime running light. Very pointed yung pagkaka-design. Glossy black naman po yung kanyang pagkaka-finish. Well, dito naman po sa kanyang side cover, napakakapal nitong pairings niya rito. Talagang brusko, no? Machong-macho yung kanyang design. And then, sharp din yung kanyang edges dito sa bandang ibaba. Nagkaroon naman po siya rito ng Yamaha emblem. Very attractive po sa ating paningin. Dito po sa bandang ibaba, nagkaroon naman po siya rito ng touch ng glossy black. So, dito po yan sa kanyang downside cover. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang pairings dito sa harap. Matte black naman po yung kanyang pagkaka-finish at may nakalagay naman po rito na Yamaha decal. So minimal lang naman po yung ating makikita rito. Nagkaroon po siya rito ng pointed, no? So para po siyang taguro yung pagkaka-design nitong kanyang pairings. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang front braking system. Equipped po ito ng single rotor disc brake. Rounded shape po yung kanilang ginamit rito. Along with 2-pot caliper. And then ang kagandahan niyan mga ka-LM, ito po ay equipped with dual channel ABS. So pagdating naman po sa mga sudden stop, nothing to worry about dahil po ang ating harap at likurang mga preno ay hindi po yan maglalak pagdating sa mga bigla ang preno. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay po siya ng smooth na braking power. Ang kanya naman pong mags, very attractive dahil nga yung kanyang color is metallic gold. At ang mga sukat naman po ng gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong 120x70-15. At ang kanya naman pong stock tires, pang city riding condition. At ito naman pong kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung kanyang color. Dito po sa bandang ibaba, sa may gitna, nandirito naman po yung kanyang single horn. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel. Napakaganda mga ka-LM, nagkaroon po siya rito ng dual LCD display. At sa bandang itaas, meron na rin po siya ritong visor cover na kung saan ay pwede niya pong takpan, no, yung rays ng sun. So more visible po siya kahit na daytime. At ito naman pong kanyang handlebar cover, nagkaroon naman po siya rito ng Yamaha na bilog na dirito sa gitna. Chrome color po itong kanyang logo. At sa kanyang mga button selector, mayroon po tayo ritong passing switch, turn signal selector, horn, may navigation tayo rito na selector, and then may menu. At nandirito naman po itong kanyang rear brake. At sa kabila naman po, mayroon siyang engine kill switch. Included na rin po rito yung kanyang electric starter. At mayroon din po siyang hazard. Nandirito naman po itong kanyang front brake. At kulay black naman po yung ginamit nila para po dito sa kanyang mga preno. At ito pong kanyang stock na side mirror, dahon type po siya, matte black din. Napakaganda rin ng design. Cast iron kasi yung ginamit nila rito po sa kanyang brace. At pagdating sa kanyang ignition, ito po ay equipped with
keyless system. So ang kagandahan niyan, effortless na rin po kapag tayo po ay mag-a-activate ng ating scooter, no? Pag ating bubuksan, dahil papindot-pindot na lang tayo, automatic mag-switch on na po itong ating maxi scooter. At ang kagandahan niyan is included na rin po rito yung kanyang seat opener. So in just one click lang ay magbubukas na po itong ating under seat compartment. Ganon din mga ka-LM, included na rin dito yung kanyang fuel opener, which is nandirito naman sa gitna. In just one click lang magbubukas na po itong ating fuel tank. Well, ang kagandahan nito mga ka-LM is located na po dito sa gitna itong kanyang fuel tank. Ang advantage naman yan, less hassle free na po kapag ikaw ay magpapagas, dahil hindi mo na po kailangang bumaba mula sa pagkakaupo dito sa inyong maxi scooter. Unlike other motorcycle na nasa under seat compartment po yung kanilang fuel tank. So malaking advantage din yan. Well anyway, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13 liters. So talagang malayo-layo na rin yung inyong mararating, dahil napakalaki po ng kanyang fuel tank capacity. Dito po sa side pocket, ipropress lang po natin to, napakahaba rin, no? Very spacious din siya mga ka-LM. Pwede po tayo ritong maglagay ng mga gloves or coins. Sa kabila naman po, nandirito naman po itong kanyang right side pocket. So hindi po siya nabubuksan, dahil mabubuksan lang po natin yan kapag naka-activate po itong ating maxi scooter. Well, ang makikita naman natin dito pag ating binuksan is yung kanya pong USB charging socket. So gagamit pa po tayo dyan ng USB ready, which is yung USB car lighter, para po makapag-recharge tayo ng mga gadgets or mobile phone. Well, ang kagandahan kasi rito sa mga maxi scooter, ang madalas kong tinitignan dito mga KLM is ito pong kanyang pillion board. Ito kasi mga KLM, napakalapad, dahil nga maxi scooter na to eh. Pero ang kagandahan niya, nagkaroon po siya rito ng footrest extension. Rubber cover naman po yung kanilang nilagay rito na matte black. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para makita natin kung maluwag nga ba. Very spacious siya mga ka-LM, dahil nga occupied na occupied niya itong aking mga paa. Unang-una, pag malayo naman ang inyong pupuntahan, ang madalas nagiging problema is nagkakaroon ng patig ang ating mga paa. Well, dito po is nare-reduce niya na po yung patig pagdating sa malalayong biyahe, dahil meron po siya ritong footrest extension na kung saan ay pwede po nating i-stretch ang ating mga paa. So talagang malaking bagay ito, no? Very comfortable pagdating po sa mga long rides driving situation. At ang atin pong Yamaha X-Max 300 ay meron pong 795mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan kong sakyan para makita natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, ito po ay naka-center stand. Subukan po nating ibaba. Ayan. So ang aking height po is just around 5'6". Makikita naman natin, tiptoe tayo, konting-konti lang naman, kaya manageable. Masasabi ko na very comfortable ito para sa mga katulad ko na 5'6 in height. Ito pong kanyang upuan, napakalapad talaga. Ito yung isa sa mga gusto ko sa mga maxi scooter, kasi nga napakalalapad nitong kanilang mga upuan. Well, ang color naman po ng kanyang seat cover, two-tone color combination. May gray tayo rito, may itim dito sa baba hanggang rito po sa bandang itaas. May nakalagay naman po rito na X-Max. Yung stitches, premium po yung kanyang dating, rough. And then yung pagkakatahe, ayan, oh, very durable po siya. At dito po pala sa bandang dulo, nagkaroon pa po pala rito ng Yamaha badge, oh, di ba? Napaka-premium nung kanyang dating. At dito naman po sa kanyang side cover, dito sa bandang gitna, nagkaroon po siya rito ng fins na kung saan ay pwedeng pumasok yung hangin. Nagkaroon ng two-tone color combination, matte black and then glossy black. At ang kanya naman pong pillion step para sa ating back rider, durable na cast iron aluminum, no? Makikita naman natin is silver color, not fadeable po siya. Nandirito naman po itong kanyang side stand. At ito po pala mga KLM ay equipped na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi na po mag-o-operate or magbubukas ang ating scooter. Sa ganung paraan ay hindi po natin makakalimutang patakbuhin ang ating scooter na naka-side stand, dahil pwede po tayong madisgrasya. So yun po yung purpose ng side stand engine cut-off switch. Hindi po siya aandar kapag naka-engage itong side stand. At nandirito naman po itong kanyang center stand. At mapunta naman tayo rito sa kanyang engine, no? Napakalaki ng kanyang engine design. Isa sa mga nagustuhan ko rito, very bulky talaga yung kanyang dating mga ka-LM. Makikita natin itong kanyang air filter or itong kanyang air box, no? Napakalaki. And then mayroon din po siyang 3 pins dito. Makikita natin na talagang napaka-aggressive din yung kanyang dating. At matte black naman po yung kulay nitong kanyang engine. May naka-intact naman po dyan na Yamaha sa bandang gitna. Well, anyway mga ka-LM, ito po palang ating Yamaha X-Max ay mayroon pong single cylinder, single overhead cam,
4-stroke with 4-valve. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum horsepower na 20.6 kW at 7,250 RPM. At habang mayroon naman po itong maximum torque na 29 Nm at 5,750 RPM, well, napakalakas at napakabilis po ng kanyang engine design. Dahil nga po ito ay equipped with Blue Core technology, which is nakakapag-provide po siya ng more power, less fuel, at less emission. So napakalaking advantage niyan, yung Blue Core technology engine ng ating Yamaha X-Max. Well, dito naman po sa bandang itaas, may makikita tayo rito na X-Max na 3D emblem. Naka-imbo siya, mga KLM. Gold yung color. Very attractive siya. Dahil nga po, matte black po itong kanyang background. Ang kanya naman pong integrated na grab bar. Ayan o, napakakapal at napakahaba. Pointed din yung pagkakadesign. Very sturdy, kaya masasabi nating matibay. Pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, equipped po ito ng dual shock absorber. Yung coil spring na ginamit is black color po siya. So ang kagandahan po kapag dual shock yung ating rear suspension is very reliable. Nakakapagbigay po siya ng balance na bouncing performance. Silipin naman natin itong kanyang tail light. Yan o, very pointed din yung pagkakadesign. Naka-imbus tong part na to. Sa bandang itaas, nagkaroon po siya rito ng lead system na apat, which is yan po yung kanyang brake light. At ang kagandahan niyan, dito sa bandang ibaba, included na rin po rito itong kanyang turn signals. At dito po sa bandang gitna, nandirito naman po ang additional na light reflector, which is more visible pagdating sa gabi. Meron pa rito magkabila, dalawang bilog naman para sa mga cornering situation. At tong part na to na naka-imbose pag ating sinilip, plate light niya po yan. At ito pong kanyang rear fender na napaka-bulky, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. At pag-usapan naman natin itong kanyang preno dito po sa likuran. Ito po ay equipped with single rotor disc brake, rounded shape din po yung kanilang ginamit rito, along with single pot caliper na gray color. Yung kanya pong mags, very attractive dahil gaya nga ng sabi ko is gold po yung kanyang color na metallic. At ang mga sukat ng gulong rito po sa likod, dito po ay merong 140x70-14. Napakakapal po nitong kanyang stock tires. Anyway, mga KLM, pag makapal po yung ating stock tires ay nakakapagbigay po yan ng additional stability in any road condition. At ang ganda rin pala nitong kanyang stock ng muffler, mga KLM, napakalapad. Ito naman po yung kanyang head protection guard, no, nag-extend hanggang rito sa bandang dulo. Yung kanyang tip, makikita natin parang nagkaroon ng touch ng mga triangle na carbon. Kaya maganda rin talaga sa ating mga paningin. At ang presyo po ng ating Yamaha X-Max 300 ay nagkakahalaga po ng 299,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 91,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 11,180 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Yamaha X-Max 300, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Rebson Guansun Group. Dito po yan sa Dagupan City, Pangasinan. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 a.m. until 5:30 p.m. from Monday to Saturday.